Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong tinatago ang katotohanan, ay sadyang walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos mag-trending ang shocking revelation sa mundo ng social media, ang video kung saan ay tila kumanta na di umano ang kasalukuyang special assistant to the president na si Antonio Lagdameo at tila dinamay pa umano ang Malacanang. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, na ang baho na pilit na tinatago ay nagkalabasan labasan na raw at nabunyag ang katotohanan tungkol sa ugong-ugong na totoo talagang may nangyayari di o manong pangungontrol o power tripping ang nasa loob ng Malacanang. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, tila nagkabulgaran na ang lahat ng nasa loob ng Malacanang at tapos nag-trending sa mundo ng social media na tinakot di o mano ng special assistant to the president na si Alan Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN. Nang hindi lamang nito sundin ang di o mano ipinag-uutos ng special assistant to the president na si Lagdameo at tila ikinanta pa nito na galing pangaraw di o mano ang utos sa loob ng Malacanang. Ito pa ang mas nakakagulat. Governor Ali Magunda Dato, binasag na ang katahimikan at harapang isiniwalat sa publiko at tahasang nananawagan na pinagbibitiw na ang asawa ni Don Solweta dahil sa di o manay power tripping o tila pangungontrol raw nito. Ito ang trending video online ngayon at pinag-uusapan sa mundo ng social media na kung saan ay hindi nakapagpigil ang governor ng Bangsamoro na si Governor Ali Magunda Dato na tahasang ibinurga nito ang tunay na ugali di o mano ng kasalukuyang special assistant to the president na si Anton Lagdameo sa kanyang nasabing live video na nindigan at harap pinatunayan ni Governor Ali Magunda Dato ang lahat ng di o mano power tripping o pangungontrol ni Lagdameo ay nakakabahala na, lalo tila pinipilit pa daw umano nitong pakialaman ang desisyon ng mga mayor ng Bangsamoro para daw tila sundin ang mga di o mano pang-uutos raw ng palasyong Malacanang. Ayon pa sa nakakagulat na pagbubunyag ni Governor Magunda Dato, tila pinagpupuntirya daw kasi ni Lagdameo ang mga mayor ng Bangsamoro at tinatakot pa raw hindi susunod sa kagustuhan ng Malacanang sa darating na halalan ay tila papakasuhan daw nila umano ang mga mayor ng nasabing rehiyon. Matapang at harapang sinagot pa ni Governor Magunda Dato kay Lagdameo ano raw ba ang tukoy nito at posibleng may mangyayari bang dayaan tila pinupirasan nila ang mga mayor ng Bangsamoro para lang umayon sa kanilang kagustuhan na dapat raw wakasan ng di o manoy power tripping na ginagawa ngayon ni Lagdameo na mga taong dinamay nito matapos kumanta at banggitin ang pag-uutos raw umano ito ng Malacanang. Dagdag pa ng pahayag ni Governor Magunda Dato, dapat raw na magkaroon ng malinis na eleksyon hindi lamang sa Bangsamoro kundi pati na sa buong Pilipinas dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng taong bayan. Huwag raw nilang impluensyahan ang lahat ng mga rehiyon sa buong Pilipinas para lamang daw pumabor sa kanilang kagustuhan. Dahil kung tutuusin, wala raw demokrasya kapag ginawa nila ito, lalo't pagiging diktador na raw ang pinaiiral ng mga nasa gobyerno ngayon. Kaya tahasan ang panawagan ni Governor Magunda Dato na dapat bumaba na raw umano si Lagdameo sa pagiging special assistant to the president nito. Nang lubabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, laking tiwala namin sa aming gobernador. Wala na kaming tiwala sa gobyerno ng Marcos. Madami na kayong nagawang mali sa mga Pilipino. Pati ng mga opisyal mo, Marcos. Grabe, di na kami padadala. Never again. Hindi lang mag-resign si Lagdameo. Pati na ang nag-uutos kay Lagdameo. Pareho na silang siraulo kasi hindi na tama ang ginagawa nila. Nagpapalata lang na di na tama yung pag-iisip nila. Go, go, go na. People power na. Maraming tao kaysa mga bangag. Please, labas na. Laban para sa bayan. At mahalin natin ang Pilipinas. Kaya nga dapat matuto ng mga buboto mamili ng mga tunay na maglilingkod sa bayan at yung mahalang ating inang bayan. Huwag na sa mga lumang trapo. Magbago na po sana tayo ng mga iluluklok. Huwag niyong takutin ang mga Muslim. Hindi porkit tahimik na sila, takot na. May pagkakaisa yan. Lumagay kayo sa tama. Pag-usapan natin ang sunod-sunod na reklamo.
ng mga Muslim leaders sa Mindanao, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, laban dito kay Special Assistant to the President, Anton Lagdamio. Sunod-sunod, for the last 3 days siguro, naka-vlog na ako, tatlong Muslim leaders ang nagsalita laban kay Sap Lagdamio. Ito, pang-apat na ito, mayor sa Pandak, Maguindanao del Sur. Okay. Napanood ko ito sa vlog ni Ako Kabibig. Salamat, isa sa mga paborito kong DDS vlogger si Ako Kabibig. So, pakinggan natin yung reklamo ng mayor ng Pandak, Maguindanao del Sur, laban dito kay Saf Lagdamio. Then, i-review natin yung mga governors, congressmen na nagre-reklamo kay Saf Lagdamio. Allah Rasulillah, this is an appeal to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am Muhajiran K. Balayman, Municipal Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur. I am hopeful that my case is not new to you, Mr. President. I was proclaimed Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur by way of a court decision in an election protest, which decision was grossly disregarded by UBJP and through the indispensable aid of SAP Anton Lagdamio. Oh. UBJP is acting with impunity because of SAP Lagdamio. Oh. And while occupying and functioning as public servant, more particularly the Ministry of Interior and Local Government, MILG, and its unending interferences since the day I was proclaimed winner by a court decision which attained finality. SAP Lagdamio's interference is disgustingly anathema to good governance. Grabe. Autonomy aspired by the Bangsamoro people, and is working not only for the destruction of BARM, but also of the President. Uy, ang pagpapasabong ni Sap Lagdamio sa mga Bangsamoro people, particular sa Maguindanao del Sur, ay ayon sa pagdidikta sa kanya ni Natoto Mangudadato at Governor Renaldo Tamayo ng South Cotabato. Ang tanging layunin ni Sap Lagdamio, Toto Mangudadato at Tamayo ay guluhin ang BARM at darambungin ang bilyong piso na pondo ng BARM. Pakikialam. Ayaw sundin yung court decision with finality na uupo na itong mayor na ito, kalimutan ko yung pangalan, nang dahil sa influence ni Sap Lagdamio. Yun, nabanggit ulit yung pakikialam sa BARM. Yun ang reklamo kahapon ng dating congressman, hindi ko lang nakuha ang pangalan. Kasi itong dating congressman, allegedly, ha, inaakusahan niya si Sap Lagdamio na pinapakialaman ang pondo ng BARMM, billions. So, hinahamon ng ex-congressman na ito, si Lagdamio, na i-allow ang mid-year audit na ayon sa batas, i-audit ang pondo ng BARM para malaman kung nasaan napunta yung billions of pesos. So, sabi ng ex-congressman na hanggat hindi nyo pinapahintulutan na magkaroon ng audit, eh baka may tinatago kayo na napapakialaman billions of funds sa BARM. So, yan, ex-congressman. Earlier, dalawang governor. Isang babaeng governor, si Bai Maria Mangundadato sa Maguindanao del Sur. At ito, nahanap ko, yung unang nagreklamo, si Governor Ali Pax Mangundadato ng Sultan Kudarat. So iparinig ko ito, ha. Review lang. Whoever sabotages services to the Filipino people, ay kalaban natin sila. Whoever stops the poor from receiving money, kalaban natin sila. Whoever stops the patient from receiving free medical care, kalaban natin sila. Whoever stops the student asking for scholarship, and isa stop mo pagbibigay ng scholarship sa kanila, kalaban natin sila. Whoever tries to bring down Sultan Kudarat and to bring down Filipino people, kalaban natin sila. No matter how big or small we are, we don't really mind kung malaki o maliit tayo. Ang tanong lang, are we in the right place? Are we doing the right things? Is it the right time? If you're doing these all three rights, na tama naman. Tama ating pinaglalaban, nasa tamang lugar tayo, nasa tamang oras tayo, we will fight. Dahil ang ating gusto ay ang kabutihan. Ang gusto natin ay yung servisyo sa tao. At ang gusto natin ay yung pagmamahalan na matagal na natin hinahanap, dumating, at nais natin ipasok. So, yan, yung pinaglalaban. May isa pang video na inaakusahan niya si Sap Lagdamio na
tinatakot ang mga mayor sa Sultan Kudarat. Hindi ko na mahanap eh. Siya yung unang nagreklamo na sa flag de Mayo, bakit nyo kami pinapakialaman? Grabe, matapang itong si Governor Mangunda Dato ng Sultan Kudarat. I don't know kung kapatid ba niya yung bae Mariam Mangunda Dato ng Maguindanao del Sur. Basically, ang ano nila is nag-aastang presidente itong si Saf Lagdame. Yun ang contention. Drinadrap, ginagamit ang pangalan ng Malacañang ang presidente. So parang ganito na ba ang kalakaran ng dito sa Mindanao? Kawawa naman ang mga kapatid nating Muslim kung ganyan. So as of now, wala pa ako, I don't know sa inyo, wala pa akong naririnig na response ni Saf Lagdameo tungkol dito. Tahimik. Naghanap ako kung may response. Either i-deny o mag-react lang din para malaman ang both sides. Kailang wala tayong naririnig, kaya wala tayong maibigyan ng reaction. So, silence means I don't know. Bakit hindi sila sumasagot? So, sana makarating ito sa Pangulong Marcos. Sana magawan, maaksyonan kaagad ng Malacañang itong reklamo hinaing ng ating mga Muslim leaders. Kasi delikado yung mga ganyan na konti-konti lang mga hinanakit, mapabayaan, later on mag-explode. Ganon po ang nangyari noong 1970s or 60s siguro, 70s. Kasi noong una, napag-alaman ko dito sa Mindanao, history ng Mindanao, maganda ang relasyon ng Muslims and Christians sa Mindanao noong una. Yung unang pagpasok ng mga Christian settlers sa Mindanao, panahon ni President Magsaysay, 1950s, then onwards, 50s, 60s, maganda ang relasyon, nagtutulungan. But later on, mga maliliit na mga hinaing, parang na-marginalize ang mga kapatiran nating Muslim, na-drive out sila. Kasi sila ang nauna sa Mindanao. Mga Christian settlers, dayo lang. So, nagkaroon ng pakiramdam ang mga kapatiran nating Muslim na na-echapera sila sa lupang ninuno nila, ancestral lands. Kaya, yun na, may nag-agitate. Kaya pumutok yung secessionist problem noong 1970s. Kaya maraming casualties yung giyera na yun. At salamat at naagapan, nagkaroon ng peace agreement. And then final peace agreement, ito na panahon ni PRRD. Yung MILF. Kaya meron na tayong BARM ngayon. So, yung BARM ngayon, bagong BARM law, sakop na MNLF, MILF, na pagbigyan na, maganda na ang buwelo. Eh, kaya lang, yung magandang buwelo, yung kapayapaan between government and our Muslim brothers, parang nasisira ng dahil sa politika, ay wag naman. Ang hirap po, gera. Ako, naranasan ko yung gera, yung all-out war dito sa Mindanao noong year 2000, panahon ni former President Era. Kawawa ang mga, no? Kawawang mga ang buong bayan dahil kung nagkakagera apektado ang ating ekonomiya, walang mamumuhunan. O ngayon, ang ganda na, di ba, mapansin nyo, wala nang masyadong gulo sa Mindanao when it comes to terrorism, yung Islamic terrorism, yung mga pasabog, mga bomba, mga wala na. Basically, tahimik ng Mindanao. Ito, pag mapabayan itong mga hinaing ng mga Muslim leaders, makababalik na naman tayo sa uno. Kaya please lang, sana makialam ang Malacañang, sana matugunan itong hinaing ng mga Muslim brothers natin para tuloy-tuloy na po ang kapayapaan sa Mindanao. Alam po ninyo, itong Quadcom habang nagtatagal, nakikita po natin, no, sa kagustuhan po nila na masiraan ang dating Pangulong Duterte kasabay ng paninira nila, no? Doon naman sa mga ibang hearing sa ating Vice President na kasalukuyan, Sara Duterte, para po magbigay daan sa pamumuno sa Pilipinas
ng kanilang leader, walang iba kundi si Martin Romualdez, ay lalo pong napapahamak, no? Lalo pong bumababa ang respeto ng mga tao, lalo na yan, no? Kitang-kita na po ng tao, direkta na po ang pinagtatanggol na nila, no? Ang inaakusan na ngayon sa mga Duterte, yung pagkamatay ng mga drug lords. Kaya makikita nyo na po yung valuing ng mga tao na to, no? Yung kamatayan na po ng mga drug lords. So tapos na po tayo ron sa mga sinasabi nito mga Dilawan, Kakamping at mga Makabayan Black noon na mga nakatsinelas lang, no? Na mga ang kagandahan nito, kapwa nila congressman, hindi na po nakatiis. Hindi na po nakatiis na magsabi na maganda ang naging resulta. Ito po ay between sa ang laban po rito sa nagaganap po ngayon sa Quadcom. Ito po ay labanan sa pamamagitan ng propaganda ng mga congressman versus katotohanan na naramdaman ng mga tao pagdating sa war on drugs. At saka sa lahat na po, no? Sa lahat po, kitang-kita po natin yung diferensya, no? Yung dating pangulo, marirealize natin lahat pala ng ginagawa. Kasi sa totoo lang, bumilib lang tayo, biglang merong build na. Biglang nagtatayuan na ng mga skyway, nagtatayuan na ng malalaking tulay. May mga hinuhukay na sa ilalim ng mga subway, no? Sa panahon lang po ni Tatay Digong yan, sabay-sabay, malalaking proyekto. Ito po, magtatatlong taon na sa kasawian palad. Ang tanging proyekto pong pagmamalaki, yung itinuloy niya lang. Yung mga hindi niya lang pinigilan. Wala pa pong sarili. No, wala pa pong sarili. Okay. Makikita rin po natin yung wala pong pabago-bago o yung mga politiko natin, depende kung sino namumuno, doon sila kumakampi. Yan. Halimbawa, yung kay Barbers, purim-puri yung war on drugs. Ang ganda nga po, no? Ang ganda po nung sinabi, pinagtapat po yung sinabi ni Richard Gomez ng war on drugs ay tagumpay. At yung sinasabi, yung tinanong si Pangulong Marcos, na sinasabi, kumusta naman po yung mga ano ngayon, yung mga drug lords ngayon? Tumawa pa eh. Yung usual na sagot, bago pag mahirap pong sagutin, yung usual na tumawa pa eh. Gawin nilang gusto nilang gawin, we will catch up with them, pero tawa lang ng tawa. Ano po ibig sabihin nun? Wala talagang plano. No? Wala talagang plano tong gobyerno na to, basta sinabi niya lang, kasi ganito eh. Pinasasama uli nila pilit yung war on drugs na patay, kill. Kaya, kukontrahin lang nila, ang war on drugs natin ngayon ay bloodless. Ah, diba? Maganda pong pakinggan. Bloodless, pwede naman pala. Pwede raw pala. Sabi raw, pwede yung bloodless. Ano sabi ni Richard Gomez? Paano yung bloodless? Walang nakakapaglarawan eh. Diba? Pero this time, yung isang mayor sa Ormoc City na nagsabi ng Ormoc bago ang war on drugs ay pugad. Ay, hindi lang po pugad. Ito po ay matatawag na drug, anong tawag doon? Number one sa drugs dito sa pag... Hindi, may termino eh. Nakalimutan, sinabi ko kanina eh. Nasa pamagat pala yan ng ating isang vlog. Drug capital, no? From drug capital sa Region 8 to safest city dahil sa war on drugs. No? Yung sinabi ni Richard Gomez na hindi mo naman pwedeng pakiusapan yung mga drug lord. Merong mga baril yan, makikipagpatayan yan. Yun po yung tila nakakalimutan ng mga to. Yun po yung basta sabihin lang, bloodless tayo. Ha? Oh sure, sabihin ba ng mga drug lords, bloodless po ba ngayon? Paano po yan? Susuko na po kami. Tignan niyo po, bloodless tayo ngayon, bloodless war on drugs. Meron na po ba nahuli na drug lord? Kasi yung supposedly, pag sinabing bloodless, hindi lang po yung walang mamamatay. Kung hindi, magpapatuloy yung war on drugs, pero bloodless lang. Paano po yan sa actual? Ilan na po ang nahuli na drug lord na kusang nagpahuli?
Kasi yung sinasabi niyong madugong war on drugs, lumalabas po sa Quadcom. Ang dami pala na napatay na drug lord. Kaya it's between sa perception ng mga congressman na masama. Hindi po dapat yung biggest huli. Ano po silbi niyan? Droga lang na huli? Ito kasi ha, sabi ni Tatay Digong, if you destroy my country, I will kill you. Di ba? If you will destroy yung future of our country, I will kill you. Sabi ni Tatay Digong. O ilan po ang napatay na drug lord? From the count dito po sa Quadcom ngayon, natutuklasan natin. Before, hindi ko po kilala na may tatlong drug lord na napatay. Hindi ko po natin alam. Eh, kilala natin yung tatay ni Kerwin, sila Mabilog, naririnig na natin yan na nagtatago. Pero yung iba pang drug lord na napatay, nagtataka nga talaga ako yung expose nila. Akala nila, ha? Pinapatay yung drug lord? Magalit tayo. Magagalit po sa tingin niyo yung Pilipino. Yung pangkaraniwang Pilipino na may naging kamag-anak na addict. Sa totoo lang po, no? Sa mga, siguro walang mga kamag-anak na addict yung mga congressman natin. Pero napakahirap po pag may isa sa pamilya niyo yung addict. Nasisira po talaga yung pamilya, yung buhay ng pamilya. Masisira po, madadamay po yung mga hindi addict. Kasi practical na lang, magkakaroon ng kalaban yan, kaaway. Pagkaaway yung kapatid mo man o tatay mo man, damay ka tiyak eh. Di ba? Kamag-anak eh. Magkakaroon ng krimen yan. Pag ubos na sa inyo, yung mga pwedeng ibenta, ano pa ibebenta niyan? Kaya nga, tama si Abalos. 7 sa 10 krimen ang ugat droga. Ngayon, sabi ni Abalos, ngayon, 7 sa 10 krimen ugat droga ngayon. Inulit pang 3 beses yung ngayon. Sabi naman ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Ah, hindi, noon pa yan. Lalabanan mo ang droga noon? Ngayon ka tumatakbo? Tukmul talaga eh. Yan po yung sinasabi nating walang direksyon. Masasarap pakinggan eh. Di ba? Mali, noon pa yan. Ganyan po yung uri ng ating gobyerno. Panay talkies. Bloodless war on drugs. Bloodless? Ilan po nahuling drug lord sa bloodless? Yung, ay, may war on drugs po ba bloodless? Naku, kinabahan po ako, kaya poporma. Nakita ko. Naku, kinabahan po ako. Delikado po kami. Bloodless pala ngayon. Susuko na po ako. Ilan na po yung drug lord na napakulong? Kasi natitiyak ko sa inyo. Yung sinabi ni Tatay Digong, I will kill you. If you destroy my country, I will kill you. If you destroy the future of our country, I will kill you. Marami na pong napatay na drug, na marami po napatay na drug lord si Tatay Digong. Na, hindi pala. Bura. Marami pong napatay na drug lord sa war on drugs ni Tatay Digong. 'Di ba? 'Yun yung pagkakaiba eh. Parehong programa 'yan. Pero yung isa may result. At ang resulta po nun, naging payapa sa mga komunidad natin. Alam nyo, nagkakaunawaan tayo kasi pare-pare tayo mahirap eh. Sa mayayaman ko yung komunidad, wala namang epekto talaga eh. Dahil pagbaba nila na kondo nila, is either nakakotya sila or kaya tatawag ng grab taxi. Paano mo madadaanan yung mga nakatambay na mga addiksyonis na nangunguruso nada? Gated yung lugar mo. Gated community kayo na bawal yung mga mukha pa lang ng mga pinalalayas na.
Doon po sa war on drugs ni Tatay Digong. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang videong ito. Mabuhay ka, Pilipinas!